then may time din na nasisira yung ating mga aparato. So need din natin na maintenance. Ayun siya guys. After hindi inabot ng isang taon, nakilala na tayo na mayroong incubator. So unexpectedly, hindi ko talaga alam na dito sa Jensen is marami talaga yung mahilig sa manok. So nung time na yun, year 2000 is hindi pa uso yung COVID. So yun talaga ang libangan ng mga tao, di ba? Manok. Hindi na natin pwedeng sabihin ngayon kasi stricto si Lolo. So ayun nga guys, hanggang sa dumating sa point na hindi na natin kayang ilagay lahat sa maliit na incubator yung mga itlog ng ating mga kaibigan, ay naisipan natin na magpagawa ng medyo malaki. So yung ating incubator is homemade manual incubator lahat at sariling gawa natin. So ayun siya guys, puro siya recycled materials. And doon tayo nagsimulang makilala nung medyo may malaki na tayong incubator. Marami na yung pumunta sa atin dahil yung mga kaibigan nila ay nagkikwento na dito sila nagpapakisa ng kanilang mga itlog. So hindi rin natin sila pwede tanggihan dahil nga yung iba kong minsan is namamatay yung mga inahin. And then time na yun, medyo wala na rin ako ng gana mag-apply sa trabaho. So, medyo kinareer ko na siya yung pag-aaral ng pag-manage ng ganito business. Hanggang sa heto na ngayon siya guys, kung paano kami ninyo nakikilala. So, thankful kami and hanggang ngayon ay nandito pa rin yung mga kauna-unahang taong nagtiwala na naging mga kaibigan na namin ngayon. Dahil for almost 20 years ay nandito pa rin sila and patuloy pa rin ang partnership natin sa ganitong business. So yun lang guys, sa isang business ay kailangan lang is sipag at syaga at saka huwag nating sayangin yung pagtitiwala ng mga tao sa atin. So kung minsan ay nagbibigay din tayo ng mga advice kasi nga itong ating business ay based on experience talaga siya. Naranasan natin yung actual na pag-aalaga ng mga manok. And then, alam natin kung kaano siya katagal natatambay o kung saan natin nilalagay na medyo kunti yung percentage na nakakas. So, yun nga guys, ulit-ulit yung sinasabi sa malaki po ang epekto. So, kailangan sa pagpapakisa natin yung diba, sinasabi ko. Ngayon, huwag na po natin patagalin. Kung pwede ay hindi na po siya lumampas na isang linggo. Ilagay na po natin siya sa incubator and kung pwede ay iwasan natin yung mga madumi. Dahil magpo-positive po ng pagkabulok yung bacteria, yun po talaga ang pinakaunang kalaban ng ating mga itlog. So, hindi po tayo kailanman magkakaroon ng mataas na hatchability rate kapag hindi po natin iingatan yung mga itlog ng ating mga manok. So, sana yung mga advices namin ay inyong sundin or try nyo lang sundin. Kung meron naman kayong mga basic ideas dyan, meron din kasi talagang iba na ayaw maniwala. So, hindi ko po ipipilit itong aking mga nalalaman. Pero, ito po yung based sa aking experience sa pag-aalaga ng mga manok. And then, yung pag-aasikaso ng incubator. So, sa tagal po namin dito, alam na po namin kung ano yung status. Lalong-lalo na yung mga itsura ng mga itlog. Pero meron naman kasi iba na nagsusugal na lang talaga sila. Kasi nga daw baka mapisa pa po, sayang po. Eh, yun lang. Kailangan talaga nating mabayad ng service charge dahil manual po yung ating incubator. Nagbabayad po tayo ng electric bill
meron po tayo mga maintenance. And then, syempre, kakain din po ako. Baka po ako lumiit pag hindi po kayo nagbayad. So, ano pa nga pa guys? Ang dapat natin pag-usapan. So, with regards sa mga taong nagdududa, okay lang po. Dahil sabi ko nga, kung nagdududa, doon na lang po sa iba. So, doon naman po sa mga loyal at laging nagtitiwala, maraming salamat po sa inyo. And maraming salamat dahil patuloy kayong nagtitiwala, hindi man tayo personal na magkakilala. Pero dahil sa mga referral ng inyong mga kaibigan ay natuto na rin kayong magtiwala at nakikilala na rin. Guys, malapit na yung breeding season. Ay, clarify ko lang po sa inyo na meron po kasi ako narinig na sabi ng iba dito po sa atin ay priority natin yung namin yung malalaking farms. Hindi po, actually po, hindi po tayo nag-limit kahit isang itlog lang po yan tinatanggap po dahil sinasaalang-alang po yung effort ninyo sa pagpunta dito. So, mas prefer na po natin yung mga small breeders dahil alam natin na hindi po nila kaya na bumili ng mga aparatos. So, hindi po, wag po kayong maniniwala doon sa nagsasabi na dito sa amin is priority yung mga malalaking farms. Wala po kaming priority dito. And alam nyo naman po na wala po tayong pre-booking. Ibig sabihin, first come, first serve basis po tayo. Kung nauna po kayong dumating, so kung may bakante, kayo po yung i-accommodate namin. Wala po tayong reservation dito. Huwag po kayong maniniwala sa iba na may reservations or pinipili namin yung malalaking farms. Hindi po yun to. So kung na-timing po na medyo loaded na tayo, yun nga, ine-explain ko sa inyo, hindi po natin pwedeng ipilit na ilagay kung over capacity na dahil masisira po lahat ng nasa loob ng incubator. Mag-overheating po tayo, kaya kailangan po natin i-regulate kung ilan lang po yung capacity ng ating incubator, yun lang po ang ilalagay natin. And doon naman po sa gusto talaga na maghintay, so, nasa sa inyo na po yun, pero sinasabi ko po sa inyo na every time na nag-extend po tayo ng storage ng ating mga itlog, ay mayroon po siya effect sa hatching rate nito. Hindi po tayo mag-e-expect na the same pa rin yung hatchability dahil nga medyo natagalan natin na stock. So, namamatay po yung embryo. Although, yung iba nakaka-survive, meron talagang percentage na nasisira. So, huwag po tayong mag-expect na mataas na hatching rate kapag alam natin na medyo matagal natin natambay or matagal yung storage ng ating mga alaga itlog. Yun lang siguro sa ngayon guys. And kung may gusto pa kayong malaman, paki-comment na lang po sa baba. And sasagutin ko po sa susunod kong mga video kung ano pa po yung gusto ninyong malaman. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtitiwala at sana ay matapos na itong pandemya na to para lahat po tayo ay magiging masaya dahil alam ko po na lahat po tayo ay apektado dahil sa nangyaring pandemya. So sana sa ating pagbabalik full operation ay makabawi po tayo. And maraming salamat dahil patuloy pa rin po kayong nagtitiwala. Happy farming po muli sa ating